Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ng ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa digalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tulda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat.
ikaw ang masusunod. Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tulda at sinabi kay Sara, madali ka, kumuha ka ng 30 libra harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, nasaan asawa mong si Sarah? Nandun po sa tulda, tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya. Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika. Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa. Saka pa ba kami magkakaanak? Bakit natawa si Sarah? At sinabi pang ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak. Tanong ng Panginoon, mayroon bang di maari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang
sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit maraming sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno ngayong umaga. Nakakatuwa ho kayo pag sinasabi pa lang ho namin niyang purihin at pasalamatan. Alam niyo na po, kahit hindi kayo sinasabing pumalakpak, yung ating pagpalakpak ay tanda ng ating pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. At pag sinabi natin napapapalakpak tayo, kailan ba tayo napapapalakpak sa buhay natin? Pag may magandang nangyayari. Kapag mayroong kanais-nais tayong nakita, natanggap, narinig, naranasan.
Kaya ibig sabihin, lahat ng pumalakpak kanina, pinagpala ng Panginoon. Amen? Minsan pa, mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon. At sana mga kapatid, daladala natin yan sa bawat sandali ng buhay natin. Faith is very important. Sa dami ng nangyayari sa paligid natin ngayon, sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, kahapon may kinasal ako sa Antipolo. Yang mga linyang yan, naririnig natin sa kasal. Pag nangangako yung dalawang kinakasal, mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa sakit o kalakasan, sa mabuhay hanggang kamatayan. Sana yung mga pangakong yan, hindi lang sa mag-asawa, kundi gamitin natin sa relasyon natin sa Diyos. At ano ang mamagitan sa atin ng Diyos? Pananampalataya. Ang ganda ng unang pagbasa natin, nagpapatuloy ang kwento ni Abraham. Naalala ho ninyo kahapon, ilang taon si Abraham nung tinawag ng Diyos? 99. Sa kanyang katandaan, kaya walang pinipili ang biyaya ng Diyos. Huwag mong sabing matanda ka na, malapit ka na. Ang arte mo lang talaga. Minsan ganyan pag tumatanda, naku, matanda na ako, malapit na ako, kukunin ako ng Panginoon. Unang-una, are you sure? Ang Panginoon ang kukuha sa'yo. Huwag mong isipin na ikaw ay wala ng trabaho, na ikaw ay naiwan na ng mga anak mo, na ikaw ay naunahan na ng mga kaklase mo, ng mga kabatchmates mo, ng mga pinsan mo, na ikaw ay naunahan na ng mga dati mo lang namang kasama. Faith will make you survive and believe that there is more in your life to live and to give. Kaya anong ginawa ni Abraham? Sa kanyang katandaan, tinawag siya ng Diyos, iwan mo ang lugar na iyan at sumunod ka sa akin. Ikaw ay magiging ama ng maraming lahi katulad ng mga bituin sa langit. Sinunod ni Abraham ang tawag ng Diyos sa kanya. At simula noon, daladala ni Abraham ang pananampalataya niya. Sana tayo rin, ano't anuman ang mangyari sa buhay natin, huwag yung hindi lang kagad na ibigay na ang hinihingi mo, ang feeling mo, walang Diyos. Naubos lang kagad, natapos lang kagad, yung biyayang ginawa naman ng Diyos sa'yo, feeling mo, ang damot ng Diyos. Faith. Hindi laging tag-ulan. At hindi rin laging tag-araw. Pero mananatiling umiikot ang mundo. May Diyos. Kaya nga napagsabihan si Sarah ng Panginoon. Dahil nung sinabi ng anghel o nung Panginoon na susunod na pagbabalik ko, ikaw ay magdadalang tao na, natawa si Sarah. Ganyan-ganyan tayo kuminsan. Natatawa tayo kapag nakikita natin na yung ibang tao nagbabago na, nagsisisi na, nagiging mabuti na, natatawa ka lang. Bakit? Hindi ka makapaniwala na kung ikaw nabago ng Diyos, kaya rin baguhin ng Diyos ang ibang tao? Hindi ka makapaniwala sa magandang nangyayari sa buhay ng iba? Hindi ka makapaniwala sa magandang kayang gawin ng iba? Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Ay hindi lang paniniwala sa kung anong kaya mong gawin. Sa ating ebanghelyo, pinakikita ang pangalawang mukha ng pananampalataya. Faith is not just about what you can do, but faith is also about what you cannot do.
yung Romanong kapitan, centurion, makapangyarihang tao, may posisyon. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, ipinakita niya na hindi niya kaya lahat. Panginoon, may sakit ang aking kasambahay. May sakit ang aking alipin. Kailangan mo siyang pagalingin. Yun ang kabilang mukha ng pananampalataya. Ang taong marunong magpakumbaba ay ang taong may malalim na pananampalataya. Humility in faith. Kapag tayo nagsisimba, kapag tayo nagdadasal, yun ang unang biyaya ng pananampalataya. Kapakumbabaan na matuto kang tanggapin na hindi mo kaya lahat, na hindi ikaw lahat, hindi mo alam lahat. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, araw-araw, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay natin. Araw-araw, hindi mo alam kung ano ang pwedeng gawin ng ibang tao sa atin. Pero araw-araw, alam ng Diyos na alam mo rin kung ano ang mga kaya mong gawin. Mga bagay na mabuti, na totoo, na maganda at tama. Huwag mong pagdudahan ang iyong kakayanan. Lahat tayo ginawang may angking kabutihan. Pero huwag kang matakot at madamot na tanggapin na may limitasyon din ang kakayahan natin. The more you humble yourself, the more you know yourself, and the more you can give yourself. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, may malalim na pananampalataya, mas lalong pinagpapala. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saan man ang sinumang bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay, pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan naway, matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan,
Gayon din, ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin, ang mga kapatid nating may sakit sa ating pamilya, sa ating komunidad, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong kami ay nananalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama ni Maria, araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ng puso
Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan na dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal, material na tulong para sa ating mga programa. Hindi lamang po sa oras ng kalamidad tayo nagbibigay ng ayuda, kagaya po ng mga binibigay ninyong bigas, dilata, noodles, kape, tubig at sabon. Yung tubig, sabon, yan po ay madalas nating binibigay sa mga kapatid nating nakabilanggo sa Manila City Jail. At yung ibang ayuda, binibigay ho natin hindi lang dito sa Maynila. Kami po ay nagpupunta kasama ang inyong kabutihan at panalangin sa mga probinsya, iba't ibang simbahan, institusyon. Kahit hindi kayo nakakapunta at nakakasama, ang inyong tulong na binibigay, higit sa lahat, ang inyong dasal na ginagawa para sa iba ay malaking bagay. Sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, huwag na huwag ninyong katatamaran, pagsasawaan ang gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.